Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Hey guys, welcome back to my channel. Update tayo ngayon sa Loving Miss Bridgette. At paalala lang po na bawal tayo mag-post ng mga video nila. So itong mga magulang ni Marcos guys ay nag-aaway sila. At sinabi ni Doktora Stella na hindi daw niya tatantanan si Bridgette sa ginawa niya sa kay Marcos. So sinabi ng asawa niya na bakit ba hindi mo ako bigyan ng karapatan sa anak natin? At siya na lang daw palagi. At syempre, kung talaga palagi kasi ako ang may desisyon kung andito ka. Kung gusto mo magdesisyon doon daw sa kabilang family nila. So, narinig sila ni Marcos guys kasi dumating siya at hindi muna siya umalis. At sabi ng mom niya na dadalhin daw niya si Marcos sa USA. Di daw yun magbabago guys at siya talaga daw ang masusunod. So itong si Marcos guys ay umalis na siya palabas sa bahay nila. Ang yaya sa bahay nila ni Marcos guys ay nakita niya na wala ng mga damit si Marcos sa kabinet niya. So pagdating ni Doktora Stella, nagsisigaw na siya ng, "Ma'am! Ma'am! Lumalaya si Marcos. Wala na ang mga damit niya." Nag-alala si Doktora kung saan si Marcos nagpunta. At andun siya sa bahay nila ni Bridgette guys. So kumatok siya. Paglabas nila ni Bridgette at saka ni Ilsa ay si Doktora pala. At nagsisigaw siya guys na ilabas mo si Marcos. Alam kong nandyan sa loob. So, sabi nila ni Elsa at ni Bridgette na wala naman talaga dito si Marcos. Bakit pupunta siya dito? Diba? Wala ka namang gusto sa akin at hindi yun mangyayari na magpunta siya dito. So, kung hindi daw ilabas nila ay kakasuhan daw sila ni Doktora Stella. Pero, sinagot siya ni Elsa na kung hindi ka dito aalis, ikaw ang kakasuhan namin ng trespassing. So, umalis na siya guys at doon sa bahay nila ni Bridgette at ni Elsa guys ay nag-uusap sila. At sinabi ni Bridgette na ang dami na daw mga company na ina-applyan niya pero hindi daw siya natanggap. Bakit daw? At siguro si Doktora Stella daw ang gumawa. Pero sinabi ni Elsa guys na may nakita siya sa Facebook na yung nagligpit si Bridgette ng mga gamit niya at unknown daw yung pangalan doon sa post na yun. Pero na hanap ni Elsa kung sino ang nag-post yun. Si Abby pala. So doon si Bridgette guys sa school, paglabas niya sa pinto ay doon si Abby nakaupo. At pinakita niya yung post niya na alam daw niya siya ang gumawa nito. And so, at inagbayaran na daw niya ang mga nangyari at ikaw, ginawa mo ito ay cyberbullying. So, sinabi ni Abby guys, no, anong gagawin mo? Kakasuhan mo ako? At sinagot ni Bridgette na hindi daw kasi kung gagawin mo ito sa ibang tao, ay baka makasuhan daw siya. At sinabi niya na, "Thank you for your concern and you are a liar." Baka daw isang araw sisikat daw si Bridgette. So itong si Marcos guys ay nakita silang dalawa. At sinabi ni Abby na kinuha daw niya si
Marco sa kanya, "And I hate you very much," kasi mahal na mahal daw niya si Marcos. Pero sinagot siya ni Bridgette, "Guys, kung puros lang galit ang nasa puso mo, wala daw magmamahal sa kanya kung puno ng galit ang puso mo." So, nagbigay si Bridgette, guys, ng advice sa kanya. At yun, nag-hug sila, guys. At tinulak niya bigla si Bridgette. So, itong security, guys, ay pinalabas si Miss Bridgette kasi pinagbawalan siya doon sa campus na pumasok, guys. At umalis na siya, guys. So, sinundan siya ni Marcos at nag-usap muna sila. Sabi niya na, "Bakit ka nagsunod sa akin na, di ba, galit ang mama mo at baka daw makarating ito at pagalitan naman daw siya." So, sabi ni Marcos na, "I just have a last thing before I will go." Na daw siya guguluhin ng mami niya. At hindi na intindihan ni Miss Bridgette, guys, yung sinasabi niya. Parang goodbye message. Ingatan mo ang sarili mo. Sorry na nadamay ka sa gulo. Niya sa bahay nila, guys, ay nagtataka siya. Sinabi niya kay Elsa na parang nagsasabi siya ng goodbye words daw at hindi niya alam. So, nakita ito ni Elsa sa post, guys, at nag-alala sila kasi iba ang ibig sabihin daw. So, itong mama niya ay tumawag sa phone, guys, pero hindi niya sinagot kasi kausapin ang mom niya, guys. At doon pala siya sa La Cuenca Hotel. At pinuntahan siya doon ni Bridgette kasi nag-alala na daw yung mga magulang mo at uwi ka na. So, humingi siya ng favor at gagawin daw niya yun. So, ganun din si Bridgette, may favor siya. So, doon na nga, guys, sa school, nagpunta na yung mom niya at sinabi sa kanya na nakakahiya ka naman at tigilan mo na itong mga kalakuhan mo. At sabi ni Marcos na, "This is not a joke." At sabi ng mom niya na, "Humingi ka ng tawad." Okay, fine. Sorry. Pero, ini-explain niya, guys, na mahal daw niya si Bridgette. So, na sampal siya, guys, sa mom niya. At umalis na siya, guys. So, sinundan siya ni Abby. At nakisaw-saw pa itong si Abby, guys. Kasi, sinabi niya na, mahal daw niya si Marcos pero hindi siya mahal ni Marcos kasi si Bridgette daw yung mahal niya. At hanggang dito na lang ko, guys, at abangan natin ang susunod na episode bukas. Sa hindi pa dyan nakasubscribe, huwag niyo na akong kalimutan pinutin ang notification para maka-update kayo sa mga next video ko. So, thank you for watching, guys! Have a nice day! Bye-bye!